Isang mapagpalang araw na naman nga sa inyo guys. So for today's video guys, mag-aabang lang tayo ng kalapati nga na pinurse training nga natin kahapon. So nagkarga tayo kahapon at ngayon abangan na. So pinawala na nga yung ibon natin, hindi ko alam kung 710 or 715 yung pawala nung club nga natin. Dahil nga sa nung nanonood nga ako ng video, kinlik ko, nahuli ko sa panonood. So napawala na yung ibon at binibidyohan na nga nila yung ibon nga natin na lumilipad na. So hindi ko alam kung 710 nila napawalan or 715. Medyo na-late kasi ako ng panonood. So yun nga ano, mag-aabang lang tayo. Yung video nga natin na gagawin ngayon, mag-aabang lang tayo ng kalapate at papakita ko sa inyo yung sistema ko kung paano ako nakakaiwas sa mga sakit. Lalo-lalo na kung yung mga nanonood sa atin ng newbie, na-experience sigurado yun ano, yung first training hanggang panglimang training nga nila, biglang nagkakasakit yung ibon nila na going light or salmonella. So papakita ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa ko para nakakaiwas ako sa mga sakit na ganun sa mga first hanggang limang training, kasi lumalabas yun or kadalasan. Pero nagkakaroon din ng sakit yung mga ibon nga natin kahit nasa bago mag derby or kahit derby, nagkakaroon ng ganun. Pero kadalasan to lumalabas sa mga unang training hanggang limang training. Talagang makikita mo bigla na lang ihina yung ibon nyo. So yun lang ang gagawin nga natin video ngayon, kung paano makaiwas sa sakit sa mga first training na ibon nga natin. Tapos aabangan natin yung limang kinarga nga natin. Bali, anim yun. So, may isang ibon na kinarga nga si Sir Hanchen. Isa lang yung sa kanya, tapos lima yung sa akin. Sana makauwi, ano? Pwede yung isa nga na pinalipad sa atin ni Tunying. Kasi apat lang talaga ibon natin doon. Tapos yung isa, yung pinakabata na pinalipad sa atin. So, dalawang buwan pa lang yun. Sinasaba ko na sa karera para malaman kung matibay nga, ano. So, sana makauwi rin yun. May dalawang ibon na tayo, guys. Ito isa, si Olagat. So, papapasukin na natin. Bago-bago pa lang kasi, kaya medyo nag-aalangan pa. So, may checkered pa tayo doon, yung lahi ni Boam. So, hindi ko alam kung sino yung nauna dyan, ano? Kasi ito yung una kong nakita na umiikot dito sa amin, tapos dumapo sa gitna sa bubong. So yun ang hirap dahil hindi katulad ng mga dating tinetraining natin, pagka bumaba, nandun na kagad, makatatanaw natin na nakasilip na kagad. Pero sila, sa gitna mismo dumadapo dahil nga sa nasanay sa mga kalapati nga dito sa likod namin, sa marami kasing nag-iibon dyan. Bugaw sila ng bugaw, dumadapo sa gitna ng bubong namin. Kaya yung mga kalapati namin nahawa ron. So malapit pa lang naman, kaya ganyan yan. Pero pag malayo, siguro naman di na sila dadapo sa gitna. Dahil mainit nga ron, saka pagod na sila, didiretso na sa pulungan. So ayan. So yung barako natin, medyo madilim, ano? Ayan. Bumaba na. Barako natin na checker. Ayan, bottom line. So hindi pa masyadong sanay kasi itong pumasok dito sa loft nga natin na to. Dito siya sanay sa loft nga ni Sir Hanchen. Tapos ito yung lubar, so papapasukin ko muna dahil mahirapan tayo papasukin pag binibidyohan natin. So bigla nga guys dumating yung isa nating ibon na hen. Ayun yung pangatlo nating ibon. Boam line din yan. So dalawa silang magkapatid nandito na. So itong kapatid na to wala pa. Magkakapatid naman sa tatay yan, ano? So magkakaiba lang sila ng nanay. Pero kapatid din nila ito sa tatay. So isa na, dalawa na lang, kumpleto na tayo. Si Tunying, yung mukhang paro-paro, ano? Si Paro-Paro G. Saka yung checkered na kaparis na ito. Si Nestmate. So yun, pumasok na isa nating ibon. Itong barako na lang makulit. Kasi hindi siya sanay pumasok doon. Pero yung hen, napapasok na natin. Ayan, sana sumunod. Pasok, pasok, pasok. So yun, mukhang sanay na, ano? So yan, kumpleto na ang dalawang boam line natin dito. A few moments later. Pang-apat na ibon natin guys, yung kaparis nito. Ayan. So andyan, pagod na pagod, mukhang hindi naman ang dapo. Mukhang matagal na liparan yung ginawa niya para makukuya, ano? So basal, kabanatuan. Okay naman, ano, kumpleto naman yung apat na may linyada natin or apat na bidrid natin.
So, ang wala pa si Tunying, yung paro-paro G natin. So, unknown line lang kasi yun kasi palipad lang sa atin yun. Ano? So, sana makauwi pa rin. So, yun na lang iniintay natin. Ano? Tapos, prepare na natin yung mga bibigay natin sa mga ibon nga natin para makaiwas tayo sa sakit. So, papapasukin ko muna. At dahil nga sa matagal pa inihintay nating isang ibon na si Tunying, si Paro-Paro G, pe-prepare na natin yung painom natin sa kalapate para sa ganun makaiwas tayo sa sakit, sa going light, sa salmonella, yung mga sakit nga na yan na sa unang training or sa mga first training nyo pa lang na ibon, dun madalas na nagkakaroon. So, ayan nga, ano? Unang pinipare na natin yung oregano juice. So, apat na dahon lang yan sa kulang isang tabong tubig. Ang ginagawa ko naman dyan, kakatasin ko muna pagka konti yung tubig, tapos hihiwalay ko yung mga dahon. So, may mga naiiwan lang, naiilan na dahon. Okay naman na yan, ano? Pero ako kasi, tinatanggal ko halos lahat. May maiwan man, kukonti lang, katulad yan. Ayan. So, kukonti lang yung oregano nga ang naiiwan, ano? So, susunod, ayan, honey. So, ayan yung honey gamit nga natin. Isang kutsarita lang. Hindi kutsara gamit ko, no, kasi masyadong marami pagka kutsara ginamit nga natin. So, isang ganyan lang, kutsarita. Para sa ganun, kasi pagka marami tayo nang nalagay niyan, naobserbahan ko yung ibon, nagtatae pagka medyo marami yung honey na lalagay nga natin, kaya saktong-sakto lang ginagawa natin. Tapos ang gamit ko na electrolytes, si Electrogen. So, hindi tayo nagpo-promote, ano, ng ginagamit. So, yan lang talaga gamit ko, kaya pinapakita ko sa video. Tapos, ito yung Wakamoto. First step na magagawin nga natin, syempre, che-checkin muna natin yung mga kalapati nga natin kung may butche. So, kung may butche naman, huwag nyo nang pakainin. Painumin nyo na lang, tapos bigyan nyo ng Wakamoto. Pero kung walang butche, mas maiinam. Magbibigay na rin tayo ng Wakamoto bago tayo magpainom saka magpakain. So ganun lang yung unang ginagawa natin, ano? Pagka may butche, hindi tayo nagpapakain. Sa hapon na tayo nagpapakain, painom lang tapos bibigay ng Wakamoto. Pero pagka walang butche, Wakamoto muna, ano? Tapos papainom tayo after 10 minutes to 15 minutes magpapakain na tayo. So ganito lang naman yung mixture natin, ano? Tantsahan lang naman sa akin pagka naglalagay tayo ng electrolytes. Ako, konti lang kasi ako maglagay. Dati kasi medyo marami ako maglagay ng electrolytes. Kaso napapansin ko, parang hindi maganda sa ibon. Parang lalong na dehydrate yung ibon pagka masyado marami. Kaya konting-konti lang tayo maglagay. Tapos honey. So, ayan. Isang kutsarita. So, wala pa nga isang kutsarita yung bigay nating honey. Ano? So, ganyan lang. Ganyan lang ng ganyan tayo maggawa ng ano, ng paiinom natin o ibibigay sa ibon. So ayan, haluin lang natin. So after nyan guys, papainom na tayo ng Wakamoto, no? Tapos pakita ko na sa inyo yung bibigay na natin sa kanila, yung iinumin nga nila para sa ganun. Mabilis sila makarecover at maiwas, anti-stress na rin kasi yung binibigay nga natin yan, tapos iwas sakit pa, no? So tara, samahan nyo ako. Napainom na nga natin ang Wakamoto, so bibigyan naman natin ngayon ng mahiwagang oregano, ano? Mahiwagang tubig. So ayan, uminom na talaga sila, ano? So kitang-kita nyo naman. So bigyan naman natin ngayon guys yung dalawa natin na nasa Minilo. So pamaya-maya pa naman yung kain yan, ano? Yung sinabi ko nga sa video nga natin na 10 to 15 minutes bago tayo magpakain pagkaring uminom. Ito naman guys yung dalawang sibo amlay natin, ano? Bibigyan na rin natin. Ayan. Teka, bibigyan ko rin yun. So ayan, nakainom na. Bali, di ko na sa inyo guys papakita yung pagkain nila. Dahil nga sa masyadong haba na yung video nga natin. Pinakita ko lang sa inyo yung ginagamit ko or sinasalubong ko sa mga ibon nga natin para sa ganun, iwas si stress saka makaiwas tayo sa sakit. So ganyan lang ganyan. Kahit papano naman, nakakapagpadulo naman tayo, ano, ng ibon sa ganyan sistema. Bumudulo naman yung kalapate natin at umuwi naman. So, yun lang kasi pinakamahalaga dyan, ano, makaiwas yung kalapate natin sa training, makaiwas sa sakit. Kasi once na tinamaan sa sakit yan, sinasabi ko naman sa inyo na sobrang hirap bumawi yung kalapate nga natin pagka tinamaan ng sakit. Talagang may time na
napagaling nyo nga sila. Una, hanggang tatlong training, uuwi. Pero pagka medyo nalayo na, talagang mawawala na at nahihirapan na umuwi. So hanggang dito na lang guys yung video natin. Sana may mapulot yung mga newbie. So ingat kayo guys. God bless.